sa pwesto at inilipat ng assignment ang apat na opisyal ng NBI o ng National Bureau of Investigation na nadadawit sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Tingin naman ng isang kongresista na dating pulis, hindi lang basta tokhang for ransom di manong nangyari kay Ji. May report si Emil Sumangin. Kanson nila? Maraming kidnapping cases na ang nahawakan ni dating CIDG Director Romeo Acop bago nagretiro sa serbisyo at maging congressman. Ang alam ni Acop, base daw sa mga karanasan niya, hindi lang basta talk hang for ransom ang nangyari sa Koreanong si Ji Ik-ju. Kung kikidnap ka ng isang tao at ransom ang dahilan, bakit mo pinatay ka agad on the same day that you got him? Pagkakuha, dinala sa inikot sa Quezon City, dinala sa Camp Krami, and right there and then pinatay. And then, several days later, saka sila humihingi ng ransom, patay na. And you know, sa kidnap for ransom, yun ang buhay mo, proof of life. Mungkahi ni Acop sa mga nag-iimbestiga, i-background check pa ng malaliman ang Koreanong biktimang si G bukod sa mga pulis. Tingnan din anya ang involvement ng NBI officials di lamang sa krimen, kundi pati sa online gambling sa Clark, Pampanga. May natanggap daw na impormasyon ng kongresista sa anggulong ito at hindi raw talaga ransom ang dahilan ng pagdukot at pagbatay kay G. The Korean was involved in manpower services from my information. Okay. And lahat ito from my information, merong violation sa ating mga batas yan. Okay. So I think some law enforcers took advantage of this. Ang isa sa mga suspect na si Superintendent Rafael Dumlao ang nagsabi na may mga kasabwat daw ng mga taga-NBI base sa kwento sa kanya ng isa pang suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kapwa itinanggi ni na Dumlao at Santa Isabel na may kinalaman sila sa kaso. Itinanggi rin ni NBI Director Dante Giran na may sangkot na taga-NBI ang nadawit na Jerry Omlang na umamin ding kasama ng dukutin si G ay striker o utosan lang daw sa NBI at hindi empleyadong sinisweldohan. Pero kanina, apat na NBI official ang tinanggal sa pwesto at inilipat sa ibang assignment kaugnay ng kaso ni G. Ang NBI NCR Chief na si Ricardo Diaz, binalik sa Regional Operations Service. Ang head agent na si Darwin Lising na humarap sa presko noong isang araw kasama ni Omlang, inilipat sa Bicol. Si Attorney Roel Bolivar na head ng Task Force versus Anti-Illegal Drugs, inilipat sa NBI clearance. Si Attorney Jonathan Galicia naman na deputy ni Bolivar ang papalit sa lugar niya. Si Attorney Jose Yap tinanggal bilang Deputy Director for Investigative Services. Pero ayon sa hepe ng anti-kidnapping group, marami pa raw sangkot base sa sinabi sa kanya ni Rafael Dumlao. Mga alias pa rin yung iba, pero meron na kami mga effort. Pero yung mga additional, kung ibe-base natin, kung ano pa yung anong prueba ang ibibigay sa atin ni Superintendent Rafael Dumlao sa statement niya, ay siguro meron kung he could. Dahil sa pangyaring ito, naghain ng resolusyon sa Kamara si Acop para mag-imbestiga kung may breakdown of discipline sa PNP organization at para masiyasat ang recruitment at training sa PNP. Emil Sumangin, GMA News.